Hanggang 3,000 sundalo ng China ang nasa Pilipinas na umano ayon sa impormasyong nakuha ni Senador Panfilo Lacson. Mainit pa naman ngayon ang dami ng mga Chinong empleyado ng Pogo at ang issue sa West Philippine Sea. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ito ang videong ipinakita ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon sa pagdinig kanina. Sa isang village sa Parañaque, ipinakita ang isang bahay na pinarerentahan para tirhan ng mga Chinong nagtatrabaho sa Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators. Dahil may mga nakatirang 40 hanggang 200 sa isang bahay, minsan raw ay pumuputok ang linya ng kuryente sa dami ng gumagamit. Single family lang ang nakatira, you would have sometimes... Nagkaroon pa raw ng firing range para sa mga Chino. Ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ay nakatuon sa money laundering at iba pang krimen na konektado sa Pogo companies. Ayon kay Senator Richard Gordon, nasa $633 million o 32 billion pesos ang foreign currency na dumadaan sa ating mga airport mula September 2019 hanggang ngayon. Posible raw may money laundering na nagaganap na may kaugnayan sa Pogo operations. Partikular na pinunterya na senador ang ilang miyembro ng pamilya Rodriguez na ilang beses daw nagpasok sa bansa ng milyong-milyong halaga ng foreign currency. Iniimbestigahan daw ni Gordon ang mga ulat sa kanya na mule o tagadala umano ng Chinese nationals ang mga Rodriguez. Tanong ni Gordon, may mga protector daw ba ang pamilya Rodriguez? Nahuli ito. Nag-misdeclare siya at umahuli siya at kinasuhan at nagbigay daan sa sulat ng Customs Commissioner. Hindi ba tayo dapat magtaka? Hindi ba dapat karapatan ng isang normal individual, lalo na yung naghihirap, nagtatrabaho sa gobyerno, nagtatrabaho sa isang empleyo, na magtanong, eh bakit siya nakakapasok tuloy-tuloy? Nauna nang sinabi ng Anti-Money Laundering Council na mga Rodriguez ay merong money service business tulad ng remittance center. Pero patuloy daw nilang iniimbestigahan kung saan talaga galing ang mga perang bit-bit na mga Rodriguez papasok ng bansa. Sa ngayon daw ay walang impormasyong ilegal ang source ng pera. Kinwestiyon naman ni Gordon at maging ni Senator Franklin Drilon kung bakit hanggang ngayon ay wala pang nabubuong kaso ang gobyerno laban sa mga ito. That's why we started profiling and requested information from our counterparts abroad regarding requesting certain derogatory information on these individuals. There is no need for that. Because we cannot establish money laundering as long as we do not establish the unlawful activity. But you have the mule, if you want to call them a mule. You have them doing it over and over and over again. One family. That is why... We have a suspicious transaction provision in our anti-money laundering council. And what is that? Transactions which are unusual and cannot be supported by the ordinary course of the business. Pinatawag ang pamilya Rodriguez kabilang na sina Simon John at Elizabeth Rodriguez sa pagdinig ngayong araw pero nagpasabing hindi sila makakarating. Sabi ni Gordon, kailangan sumipot sila sa susunod na hearing kundi ay papa-aresto sila ng Senado. Natalakay din sa pagdinig ang risk assessment ng AMLAC sa mga Pogo kung saan lumabas na napakaliit ng kontribusyon nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Comparing that to our economy, which is an 18.6 trillion economy, Mr. Chair, the 54 billion financial flow would only represent 0.04% or 0.29% of our economy. Less than one-third of 1% of our economy. Yet, all the social problems that are caused by the Pogo really points to the policy of stopping this Pogo operation. And yet you say we should maintain this because of the 8 billion pesos that we earn out of service fees. Disgusting is a very mild term. Inilahad din ng PNP na tumaas ang mga kaso ng casino-related kidnapping mula 2017 hanggang 2019. Nung nagdaan taon, merong 73 cases ng kidnapping na may 80 victims. Depensa naman ng PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation, mas maraming manong benepisyo sa Pogo kesa sa perwisyo.
Maging si Senador Panfilo Lacson ay may babala. Nakatanggap daw siya na impormasyong merong 2,000 hanggang 3,000 na sundalo ng China o yung People's Liberation Army na nagsasagawa ng immersion mission sa Pilipinas. Ayon kay Lacson, hindi raw niya beripikado ito pero mapagkakatiwalaan daw ang kanyang source. Kung totoo raw ito, dapat daw tayong mabahala dahil posibleng may kaugnayan ito sa West Philippine Sea. Idagdag pa raw ang pagdami ng mga Chino sa bansa at hindi maipaliwanag ng malalaking halaga ng perang papasok ng Pilipinas. Bineberipika na raw ng Armed Forces of the Philippines ang impormasyon ni Lacson. Nung nakaraan linggo, ilang PLA identification cards ang nakuha ng PNP sa isang shooting incident sa Makati City kung saan isang Chinese national ang namatay. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.